Wala ng extension ang deadline ng pagsali sa mga kooperatiba ng mga driver at operator ng jeepney. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi niya. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Walang plano ang gobyerno na i-extend ang deadline para sa consolidation ng operators ng public utility vehicles. Ito yung pagsasama-sama ng mga jeepney operator at driver sa ilalim ng kooperatiba para kalaunan ay makabili sila ng modernized jeep. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sa ngayon ay nasa 70% na ng operators ang handang magpa-consolidate o di kaya naman ay consolidated na sa ilalim ng PUV Modernization Program. Hindi raw hahayaan ng gobyerno na makaantala pa ang minorya. Ang pagsunod umano sa itinakdang timeline ay pagtitiyak na magbebenepisyo ang karamihan sa mga tsuper at operator sa modernized public transport system. Nauna nang itinakda ng Transportation Department ang deadline ng consolidation sa December 31. Tumanggi munang magsalita ang grupong manibela sa desisyong ito ng Pangulo. Pero sa kanilang FB account, sinabi nila na ito na ang hinihintay nilang hudyat. Mukhang mali raw ang mga datos na ipinarating sa Pangulo. Kaya panawagan nila sa mga miyembro, tuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban at tuloy pa rin ang kanilang prangkisa. Sabi naman ng ilang tsuper. Eh, paano naman kami pag galing na rin kami dyan eh. Sa mga tradisyonal, sa mga euro, walang nangyaring sahod. Pagka sumali daw sa ganun, yung prangkisa mo, hindi na ikaw ang, although ipinapalabas na ikaw ang may-ari, pero hindi na daw sa'yo nakapangalan, kukunin na nung co-op yung prangkisa mo. Tapos yung operator magiging sahuran, pati yung driver magiging sahuran. Kaya gusto nung operator ko na bahala na kung talagang hindi na i-extend, ipa-private na lang niya yung jeep niya. Kung protesta naman ang banta ng piston kapag ipinilit ang deadline sa consolidation, ang pasang Mazda naman walang nakikitang masama sa final deadline ng consolidation. Sapat na raw kasi ang 9 beses na extension na ibinigay ng gobyerno. So far, wala pa kaming problema sapagkat ito naman consolidation na hindi naman timano mag-modernize. Hindi isang magandang proseso na dapat ang ating mga kasamang operator ay magsina sa sistema. Tayo ay nagmo-modernize at dapat nagkakaroon tayo ng proper dispatching ng unit para maging maayos ang ating hanap buhay. Pakiusap din ng pasang Mazda sa piston at manibela, itigil na ang pagwewelga dahil publiko lang ang naaabala. Nauna nang sinabi ng piston na magkakasasila ng tigil pasada sa Webes at Biyernes at pwede pa nila yung i-extend kung itutuloy sa December 31 ang deadline ng consolidation. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. At kautay pa rin ang balitang yan, iginiit ng grupong piston na tuloy ang kanilang tigil pasada sa December 14 at 15. Mariin din nilang kinukondena ang hindi pagbibigay ng extension sa consolidation ng mga public utility vehicle. Mariin natin kinukondena yung pahayag ni BBM at alam natin ang magiging epekto kapag nawala yung almost 70%. Sana muli niyang pag-aralan yung kanyang naging decision kanina, no, na sinasabi nga niya na wala nang extension. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.